Uff, dyan ka na pala. Hindi ka pa kumakain? Inaantay kita para sabay na tayo. Hindi ka na. Buka na. Oh, paano ka? Ano yan? Hindi, damit ko nabasa. Nadulas kasi ako sa palaisdaan. Kanina. Hindi ba natin kailangan pa-checkin sa doktor? Hindi na. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako, ha? Tapilok lang. Halika, kumain ka na. Nga pala, kamusta yung biyahe mo? Naasikaso mo bang mabuti yung mga kailangan mong asikasuhin sa prawn farm? Kaya nga, hindi ko muna kailangan bumalik dun agad eh. Kaya ngayon, siguro, magkoconcentrate tayo sa paggawa ng project natin. Anong project yun? Sa project natin, paggawa ng baby. Paano kung maulit lang uli? Paano kung umasa na naman tayo? Erin, tapos na yun. Pagtapos na, dapat hindi na binabalikan. Ano? Sigurado na ba talaga yung bayan ng property na yan? Baka mamaya masaya na naman yung biyahe namin. Hindi ko basta-basta pwede iwanan ng trabaho ko dito, ha? Sige. You've been wanting to sell that property for a while. I can go. Babalik ka sa Pilipinas? I think it could be good for us. Wala na tayong ginawa kundi mag-away. Wala ka ba bang tiwala sa akin? You've made the right decisions for the past 5 years. I don't think ngayon mo pasisirfin ang tiwala ko sa'yo. You know the consequences. You'll be ruined. Nakita dun sa mga test na ginawa natin, yung totoong dahilan kung bakit hindi nabuo yung baby niyo noon. Irene, Natoy, both of you are healthy. And you're very much able to have children. Kaya lang nakita kasi dun sa test na incompatible yung chromosomes na. Genetically incompatible. Meaning, yung mga genes nyo, pag pinagsama, hindi nabubuo yung baby for the first trimester. Hindi na de-develop ng maayos. Dok, puro ka naman incompatible eh. Anong ibig mong sabihin? Posible kaming magka-baby, pero hindi kami magkakaroon ng anak kahit kailan. Hindi kami makakabuo kahit kailan. Natoy, hindi ko naman sinasabing hindi ka na magkakaanak kahit kailan. So sinasabi nyo, hindi imposible na magkaroon kami ng baby. Magagawa ng paraan. Pwede. Makakabuo kami. Kaming dalawa, makakabuo kami ng baby. Oo, pero napakahirap. Napakagastos. Pero hindi imposible. Hindi imposible. Yun ang panghahawakan namin. Sa espesyalista, sabi ng doktor, may mga treatment sila na pwedeng gawin. Magkakababy pa tayo. Hindi lang agad. Ay rin hindi ito. O kahit anong problema. O kahit sinong tao ang pwede mamagitan sa ating dalawa. Leaving you was the greatest mistake of my life, Erin.
Sana hindi pa huli ang lahat para sa atin. Sana mabawi pa kita. Chromosomal incompatibility. Kayong dalawa? It means hindi si Irene ang magbibigay sa'yo ng apoy. Tama na. Bakit, kuya? Yan ang sabi dito. Magkakaapo lang si Mamang kung hindi si Irene ang nanay. Wow. Universe nang nagsasabing hindi kayo bagay. You know what that's called? Karma. Lucy! Tumigil ka! Natoy, totoo ba? Ma, ang sabi ng doktor, mahirap lang daw. Pero hindi po imposible. Magagawan daw ng paraan. Pwede pala yun, no? Magkaanak ka sa iba pero sa asawa mo hindi. Simple-simple lang ang pangarap ko eh. Masayang pamilya. Magkaroon ng sariling anak. Yung iba nga, binibigay sa kanila, tinatanggihan pa eh. Pero sa akin, hirap dumating. Kahit ilang milyones pa yung kailanganin. Kahit na magkabitak-bitak pa yung katawan ko sa kakatrabaho, isiguraduhin ko magkakaanak kami na Irene. Akala ko, Tay, yung pinakamasakit na nangyari sa akin, yung mamatayan ako ng anak. Hindi pala. Kaya umasa pa rin ako, Tay, eh. Na magkakaanak ulit ako. Pero kahit ano palang mangyari, Tay, hindi rin kami makakabuo ni Natoy. Parang sinasabi, Tay, na kahit makakabuo kami ng anak, mamamatay at mamamatay din. Parang sinasabi na huwag na ako lumingaya. Huwag na ako umasa. Dahil nagkulang pa ako sa magyakap sa pamilya ni Natoy. Kaya hindi ako mabiyayaan ng anak. Kasi tayo lang yung bubuo sa pamilya namin ni Natoy. Anak, Tay! Please, mag-usap naman tayo. Anong kailangan mo? Anong gusto mo? Bakit ka nandito? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang kapal ng mukha mo, Jaime. Wala kang karapatan sabihin yan sa akin. Matagal ka nang walang karapatan. Irene, please. Please? May gana kang magmukha sa akin, ha? Naisip mo ba yun nun? Nung iniwan mo kami ng anak mo? Ha? Naisip mo ba kung saan kami pupulutin?
Alam mo, hindi ka rin dapat tumalik eh. Dahil wala ka nang pabalikan pa. Umalis ka na! Umalis ka na, sabi! Ikaw ang mahal ko. Asawa na ako! May ama na yung anak mo! Meron lang ito ba yung ama sa tinalikuran mong responsibilidad? Kaya huwag nang huwag mo sasabihin sa akin, mahal mo ako, ha? Huwag nang huwag mo sasabihin sa akin yan! Dahil patay na yung pagmamahal ko sa'yo, ikaw yung pumatay nun! Pinatay mo yun! Simula na pinabayaan mo kami ng anak mo, Jaime! Mas ka dito!